So ayan guys, for today's video guys, ayan, busy si misis, kaya nag-isip po tayo ng halaman na pwedeng ipropa. So nag-decide ako na yung birkins natin na i-repot natin, tapos try natin siyang ipropa. So ito siya guys, medyo maliit na yung pot niya, kaya kailangan na talaga siyang ilipat. And dalawa naman siya, at yung mother natin guys, tatry natin ipropa. Basic lang tayo ngayon guys. Ito yung mother. Ito yung i-repot natin, yung maliit. So, tara guys. Start na natin. Bigyan natin kay Mrs. So, ayan guys. Sa pagpili pala natin ng paglilipatan nating pot guys, maging gradually tayo guys, hindi yung sobrang laki ng bagong pot na paglalagyan natin guys. And and tip na rin kasi, dahil usapang philodendron tayo guys, once na nakita nyo na siya na nakalabas na yung mga ugat niya sa taas ng soil, eh senyales na rin yun na dapat na siyang ilipat sa mas malaking lalagyan. Ayan. And ang ginamit pala nating soil dito guys ay yung nabibiling loam soil natin sa mga soaking tindahan nyo, at hinaluan ko na rin ng mga yung pinabulok na ipa, tapos yung mga namatayan nating mga halaman na yan, hinahalo ko rin yung mga lupa nila para hindi naman masayang. Dahan-dahan lang yung paglagay para hindi magalaw yung ugat or hindi masugatan man lang siya. So kung mapapansin nyo rin guys, sobrang itim ng lupa natin eh. Mayroon din kasing halo na yung mga pinagsigaan natin ng mga dahon. So dito na siya lalaki ng ilang buwan ng ating bagong birkins. And kung hindi rin naman po kayo nagbebenta, so huwag nyo nang i-practice na magpropa. Bale, ito magiging mother yan kung sakaling gusto niyo siyang ipropa. Yan. So, ito na yung bagong lipat natin na birkins guys. Konting dilig lang. Yan. Yan siya. Then yung mother guys, ipopropa natin mamaya. Okay. Ayan. So ni-nursery muna natin siya para hindi siya mabigla. Saan kaya? Dito. Ayan, dito sa lilim. So ayan siya guys. Bali, nandito na tayo sa pinaka-importanting parte ng ating video guys. Ito yung pagpo-propagate ng ating philodendron birkins. Yan. Dapat
siguraduhin nyo na may matirang ugat yung ilalim na parte tsaka yung pagpuputulan. So yan, dahan-dahan lang guys. Ingat din sa mga baguhan na magpo-propa. Kahit na anong cutting materials na meron kayo guys, pwede. Yan, yan guys, kitang-kita nyo may ugat siya. So lalagay muna natin siya sa mas maliit na paso. Yan, bawasan natin ng dahon. Same na lupa pa rin yung ginamit natin guys. Ayan. At since na ano, parang basa naman yung lupa na to, so baka hindi na natin didiligan yan. And check na lang ulit kung halimbawa nasa nursery area siya. Check nyo lang guys kung tuyong-tuyo na yung lupa. Then diligan nyo lang ng bahagya. Iwasan natin mag overwater. Ayan. So ito yung ihintayin natin ano, mag-uusbong yung mga bagong birkins natin. Ayan guys, binawasan ni Mrs. na ano, ng ugat. Huwag kayong matakot magbawas ng ugat sa ilalim. Okay lang yan. Kaya pa naman ng ano yan. Kahit anong alaman. Once na ililipat siya. So guys, mga ilang buwan yan. May lilitaw na ano dyan. May lalabas na bagong birkins tayo dyan. At i-update po natin kayo. So bali, disclaimer lang guys, lahat po ng pinakita namin ngayon hindi po kami eksperto. Wow. Bali, parang base po lahat yan sa karanasan dito sa aming munting halamanan. So yan guys, sana nakatulong kahit paano. Maraming salamat. And God bless all.